Ikalawang onshore retail dollar bond issuance isinagawa sa Batangas City. RDB makatutulong daw para mapalago ng mga OFW at investor ang kanilang kita sa tulong ng investment sa gobyerno. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Higit 20 taong naging overseas Filipino worker ang 73-anyos na si Lourdes sa Doha, Qatar. Bilang solo parent sa pagtatrabaho abroad niya raw na iraos ang pag-aaral ng kanyang isang anak. Malaking tulong daw para kay Lourdes ang pagkakaroon ng investment lalo na sa katulad niyang OFW. Ang retail dollar bond daw ang isa sa kanyang pinaglagakan ng pera o investment na kalaunay nakatulong sa kanya at sa kanyang anak. Napakalaking tulong siyempre. Mga properties, tapos nakapagano mga negosyo. Okay naman. Siyempre naman, para sa ekonomiya, for the future pa rin. Siyempre tumatanda na ako eh, kailangan din ng Ang dollar at peso bond ay bahagi ng programa ng pamahalaan kung saan maglalagak o magpapahiram ng pera ang mga negosyante o investors sa gobyerno. Mayroon itong 5.75% na interest rate kada taon kung saan sa pamamagitan na raw nito ay nakatitiyak ang mga investors sa seguridad ng perang kanilang ilalagak dito ayon sa Bureau of Treasury. So we're trying to empower the small investors to get to invest in retail dollar bonds, and that we're trying to democratize the government securities, making them affordable and accessible to all retail investors. It helps the nation with internal dollar funding. Well, right now it's a high interest rate. Upang makapag-invest, kinakailangan lamang na maghulog ng $200 sa mga piling bangko kung saan mayroong RDB2. Nagsimulang tumanggap ng hulog ang RDB2 noong September 27 at magtatagal hanggang October 6. Sakali naman daw at hindi umabot sa nakatakdang oras ng paghuhulog, maaaring pumasok bilang primary investor na lamang na may mas mababang interest rate. Ang 51-anyos na si Malu, 15 taon ng investor ng retail peso bond pero nagdadalawang isip pa raw siyang pasukin ang dollar bond. Parang kung mag-i-invest ako, malaki ang risk kasi baka bumaba siya. Pag bumaba, talo na ako. Sa tingin ko, hindi ako good investor doon. Sa RTB, nakatulong ka sa bayan unang-una. Tinulungan ka din. At saka yung 20% tax natin sa ating investment, ang government na nagsoshoulder na. Bagamat may mga kailangang isaalang-alang sa pag-invest sa gobyerno, patuloy ang panghihikayat ng Bureau of Treasury sa mga OFW, investors at negosyante na mag-invest upang mapalago pa nila ang kanilang mga perang kinikita. Yung response ng ating investors mas mataas. So we expect yung mas mataas na investment. Iniinganyo po namin kayong mag-invest dito sa aming RDB2. Bukod sa safe and secure na itong investment na ito, is also higher yielding and very affordable. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.